Salita ngayong araw, mahalagang malaman natin kung ano yung totoo talagang nangyari. Tanong na, dinukot ba kami o kusa kaming voluntaryo kaming sumurrender? Ang totoo po eh, dinukot kami ng mga militar sa kainang van. Napilitan din kami na sumurrender dahil pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Hindi rin namin ginusto na mapunta kami sa kustodya ng mga militar. Hindi rin totoo yung laman ng affidavit dahil ginawa yun, pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Wala na kaming magagawa sa mga pagkakataon na yun. Hindi po totoo na kusang loob po kaming sumurrender dahil pinilit lang po kami. Nung gabi po ng September 2, naglalakad lang po kami sa kalsada nung meron pong dumukot sa amin. May tumigil pong SUV sa harap namin, tapos dinukot po kami, tapos pinilit kaming pasamahin sa kanila. Yun po yung totoo. Akala po namin sindikato, pero kilala po nila kami. Ang gusto lang namin magpakita ngayong araw, yung lantarang pasismo ng Estado sa mga aktivistang ang tanging hangarin, ipaglaban lang yung Manila Bay. May nangyayaring reclamation projects doon. Ang problema doon yung mga mangisdang mawawala ng hanap buhay, pero nagagamit yung mga militar para ipatigil yung mga pagkilos, para masupilan yung mga kabataan, yung mga mangisdang nandun. Yun ang tunay na issue dito.